Hello. May i-share ako sa inyo. Dati nagtatrabaho ako sa Kuwait. Ito ang lagi namin kinakain araw-araw. 2 taon na kumahigit sa Kuwait. Nabubuhay ako sa ganito. Ang tawag doon sa kanila, kubos. Tapos, hindi yan mawawala sa mga Arabo. Yung ginagawa nila, ano, nakalimutan ko na ang tawag nila. Basta, ginagawa namin to. Pag, ano, halos araw-araw, ginagawa namin, piniprito. Lalo na pag medyo matagal na kasi makunat na siya. Masarap to kainin ang kubos pag fresh. Pero pag hindi fresh, parang hindi na siya masarap. Kaya ang gusto-gusto ng mga Arabo, ganito, ginaganyan nila. Ginugupit, tapos ipiprito. Ang sarap. Naalala ko, ano, nung bago ako umuwi, nagprito ako ng isang pack na ganito, ang laman, 4 yata. Apat ang laman, 4 na ganito. Tapos, giprito ko. Binaon ko siya. Dinala ko sa Pilipinas pag uwi. Ang sarap. I-try nyo guys. Kasi ano, naalala ko nga kaya ito, ginagawa ko na naman. Kasi bumili ako nung Sunday. Tapos, dinala ko dito sa ano, workplace. Guys, piniprito. Medyo matakaw lang siya sa oil. Tapos bantayan na hindi maging masyadong brown. Yan. Yan ang resulta, oh. Masarap. Crunchy. Crunchy siya. Tapos sa Arab, nilalagay nila to sa salad. Salad, ang tawag nila sa salad. Salad, salata. Nilalagay nila. Kaya masarap siya. Huwag lang magbabad sa salad na may maraming sauce kasi lumalambot siya. Ang pangit. Yung bago mong lagay, paglagay mo palang kainin mo agad. Masarap. Nakakadagdag ng ano ba? Lasa. Aroma. Sarap siya. Yan. Gustong gusto ko yan. Crunchy. Ewan ko kung narinig nyo, kumain ako. Namiss ko kasi ito eh. Matakaw siya sa oil. Pero iba ang lasa sa ano. Kumo sa Arab country, mas parang mas malasa. Mas masarap. Kinukumpir ko sa ngayon, ang lasa parang hindi masyado. Sa Arab country, ang kubos nila, ang sarap. Nakakasawa lang kasi yun ang kinakain nila talaga. Nung nandun ako, nung back 2007, naku, sa 2 taon mahigit, sa isang linggo, mabilang lang na makakain ng rice. Ito talaga ang kinakain araw-araw. I-ano mo lang, iba-ibahin mo lang yung, kumbaga, yung palaman niya. Kasi magsasawa ka talaga. Yun ang ano nila eh. E kung sa Hong Kong, noodles. Sa Arab naman, kubus. Tsaka yung mga malalaking tinapay na parang mga unan kalaki. Matatawa ka sa mga itsura. Sobra talaga. Dito naman sa Russia, tinapay, labash. Tapos yung mga black bread, mga wet bread. Iba-iba talaga. Yan, kundi na lang, nag-brown na siya. Gusto ko pa ng medyo crunchy-crunchy. Yan guys, pwede niyong gayahin, pwede niyong gawin. Bili kayo ng kubos.
Ano bang tawag dito? Pita? Pita yata. Ano ba yun? Sa English? Pita ba? Hindi ba ako nakakamali? Pita. Kasi sarap, kubos. Tapos na po. Pinatay ko na. At ito pa guys, may niloloto ako. Kanina pa ito, nangangamoy na eh. Natikita ko sa inyo. Tcharan! Ayan, maganda na yung sura. Parang luto na yata kasi ano, amoy-amoy, grabe na ang amoy niya. Umuusok na. At saka yung kulay, tamang-tama na. Yes, perfect banana cake. Kasi yung saging nila na dalawang linggo na sa ref, nangingitim na yung mga maliliit na saging. sayang itapon. Kaya ginawa ko, mayroon pang natira. Yan, banana cake. Time ko ngayon magluto eh. Kahapon pa sana, pero tinatamad ako kahapon. Mukhang okay naman. Dati nung nakarangin ko, nagluto ako. Sorry po. Naubos na ba nila? Banana cake nila. Yan. Sana masarap. Para hindi ako mapahiya. At meron pa akong lulutuin. Hindi pa ako tapos. Tcharan! Paborito nila. Iwan ko ba? Kung ako lang, ayaw kong magluto. Bakit ba inubo ako bigla? Lutuin ko. Parang ano ba? Parang corn dog. Yun ang gagawin ko. Kasi yun ang itinuro ng grandmother. Paborito ng mga apo niya. At meron pa! Cooking day ko talaga ngayon. Ipa-fried chicken ko siya. Kaya busy-busy ang lola. Bye muna. Thank you. Ito na naman ang ginagawa ko. Yung sabi ko na gawin ko siya na parang corn dog. Ipulupot ito sa hot dog. Yun ang style ng lola. Kaya ginagaya-gaya ko siya. Kasi yun ang paborito ng mga apokis niya. Ayan. Kaya, tapos dyan ko luluto yung mamaya pakita ko sa inyo pag ano na nagawa ko na. Yan, ganyan ang itsura. Medyo paano nga lang matrabaho. Pero okay lang. Worth it kasi paborito nga nila. Ayan. Pasensya na po. Medyo ano, makalat yung mga flour. Pero normal talaga. Patuloy ko na. Ipakita ko sa inyo mamaya pagluto na siya. Bye muna. Pupos muna ako sa trabaho. Fried chicken, di pa tapos. Fried chicken, tapos fried potato. Simple lang, ganyan lang. Ayan o, yun ang loob eh. Ayan. May mga nuts yan kasi durog ako ng mga pecans. Nilagay ko siya kasi dapat raisin. Pero wala kasing raisin na yun. Nuts na lang yun. Tamang-tama lang, hindi masyadong matamis. Good job to myself.